Good afternoon guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Nandito po tayo ngayon para po ipakita sa inyo ang tamang proseso po ng rubber tapping. Yan po sa likod, maraming mga rubber tree. At ipapakita din po natin kung paano po ito ginagawa. Okay guys, magsimula na tayo. Ang rubber tree po natin ay budded po, budded. Ang clone po ng ating rubber tree ay tinatawag na RRIM 600. Anong ibig sabihin ng RRIM 600? Ang ibig sabihin guys ng RRIM 600 ay Rubber Research Institute of Malaysia. Bakit may 600? Ang 600 guys, yun na kasi yung pag mismong pag testing nila ng research nila doon. Pag mismong pag testing nila sa rubber tree, nakakuha sila ng 600cc bawat puno na tinestay nila yun sa research nila. Kaya ang clone na ito ay tinatawag na RRIM 600. Budded to, budded. Ang diferensya kasi guys sa budded at saka hindi budded, ito budded. Galing sa puno, same lang yung laki niya, same. Yan. Galing sa puno. Pinakapuno, same yung laki ng puno. Ang diferensya naman ng seedling guys, yung hindi budded, ay ito. Ipakita natin. Ito guys. Ito ay seedling, hindi ito budded. Tapos yung ano niya, yung pinakabalat niya, masyadong malaki yung mga bukol-bukol. Kumpara nung budded, parang plain lang siya. Tapos yung niya, galing sa puno, malaki, paliit. Yun yung diferensya, yun yung mga diferensya ng seedling at saka budded. So, ngayon guys, ipapakita natin kung ano ang tamang proseso ng pag-rubber tapping. Ipapakita natin guys. So, ang proseso guys ng pag-rubber tapping ay dapat 45 degree elevation yung yung sukat from left to right. Bakit from left to right? Kasi guys, yung tinatawag na latex vessel ng rubber tree ay from right to left. Kaya para lumabas yung latex ng rubber tree, dapat i-cutting natin pa opposite, from left to right. Okay? Kaya sa mga natin, sa mga rubber tapper natin, ito talaga yung ginagawa nila. Na from left to right talaga yung mga sugat, lahat ng mga rubber tree. So ang nito guys, ang proseso po yung magsugat ka na sa sa rubber tree. Dapat parang parang papel lang yung nipis ng kain ng anong natin,
yung tinatawag nating topping knife. Dapat parang papel lang yung nipis niya. Kasi guys, yung 1 foot na 1 foot is equivalent to 1 year. 1 foot is equivalent to 1 year yung ano niya. So 1 inch is equivalent to 1 month. So kung masyadong makapal yung ano mo, yung kain ng ano mo, yung tinatawag na topping knife, so hindi aabot ng 1 year yung 1 foot mo. Madali lang maano yung, tapos ang proseso guys, dapat ano lang, half spiral, para pagdating maubos ito dito sa ano, maubos hanggang dun sa pinaka puno, may opposite, may kabila pa na pwede nating may kabila pa na pwede na magamit natin. So ang proseso guys, dapat yung parang papel lang yung nipis niya from left to right. Okay, let's go. Mag-testing tayo guys. Pero hindi tayo dito mag-testing kasi tapos naman to. Tapos na to. Bali ang schedule nito, bukas na naman. Mag-schedule ng ano niya. So, mag-testing tayo ng tamang proseso ng pag ano, doon na sa ibang puno. Okay guys, let's go. Okay guys, dito natin itesting kung paano ang tamang paraan ng pag rubber tapping. Ang tamang paraan, parang papel lang yung nipis niya. Tapos, yung movement natin, para lang tayong nagsasayaw ng tanggo. Okay guys. Ganun yung tamang movement. Tapos, pag maghila na tayo sa tinatawag nating topping knife, dapat careful tayo guys na hindi iaabot doon sa kahoy. Kasi, ang tendency pag aabot sa kahoy, magbukol-bukol yung ano niya, magbukol-bukol. Ang, yun yung tinatawag na badly. So, una guys, kunin muna natin yung tuyong latex, yung tinatawag na pansit. Ito. Yan. Tapos, dapat parang papel lang yung nipis niya. Tapos ang movement natin, para lang tayong nagsasayaw ng tanggo. Ganito. Careful lang guys na di matamaan yung kahoy para hindi mabadli. So nakita nyo guys, lumabas na yung latex niya papunta doon sa lalagyan. Tapos pag maipon na dito, maipon na, kukulit na natin para ilagay doon sa tinatawag na mismong buluki, yung hulmahan. Yun guys, salamat sa panonood. Kita-kits na lang po sa mga next video pa po natin.
Thank you, thank you.